Yo, what's up everybody? What's up mga katropa? Ako nga pala si Jing and welcome back to my channel. And it's another day, it's another vlog. So ayun na nga mga te, good morning sa inyong lahat dyan. Ang oras na dito ay alas 8 na ng umaga. Magkape muna tayo bago tayo mag-start sa ating day, no? Sa ating araw. Dahil today, mayroon tayong isang napaka-importanting bagay na gagawin. At yun ay ang mag-declutter ng mga damit ni David or lumang damit niya na hindi niya na ginagamit dahil pampasikip lang po siya doon sa aming maliit na lagayan ng damit. Kaya naman, yan ang ating project for today. Actually, nasimulan ko na siya kahapon pero hindi pa siya natatapos dahil meron din akong mga ibang bagay na ginagawa like si David, may sakit siya mga te. Kaya naman, inuna ko muna siya at isinangtabi ko muna yung aking ginagawa doon and parang halfway na yung natatapos ko. Kaya naman ngayon ko yan ipagpapatuloy as in ngayong araw na sana matapos ko na siya. Bago ang lahat, tara at magkape muna tayo mga day. So ayun na nga mga te, sa kasamaang palad, wala ng kape. Kaya naman, tubig-tubig na lang muna tayo mga day. Naubos na pala yung kape ko kahapon, yun na pala yung last pack kape. Ayun na nga, ayaw kong kumain ng kanin ngayong umaga. Kaya naman, magtinapay na lang muna tayo at saka tubig. So ito pa din yung tinapay na binake ko. Sarap-sarap ito sa kape, no? So, ayun na nga mga te, tapos na rin tayo at naisalba na rin natin ng walang kape ang ating tinapay. Na naman, tayo na at humayo at magsimula ng magtrabaho. So, simula from here, ayan, labahin ko yan. And wala pang Friday, ang dami na, diba? So, ayan na po yung nasimulan ko kahapon. Yung mga polo na pang work ni David na hindi na ginagamit. Ano na daw, sabi niya, donate daw or kung hindi na talaga pwede, itapon na doon sa basurahan. Ito naman yung akin na dineclutter ko na hindi na magkasya sa akin kasi medyo kalaman na ako mga te. Kaya naman, yan siya kadami. At alam niyo naman kung gaano ako manamit, no? Gusto ko yung pit na pit. Pero tumaba ako ng konti lang, pero hindi na magkasya te. Putok na, tsaka may bilbil na ako ngayon. Kaya hindi mo na siya maisusuot. Ang pangit tingnan kapag body fit yung suot mo, tapos mataba ka, no? Laki ng bilbil mo. Hindi siya aya-ayang tingnan. At ganyan lang po kaliit ang aming damitan. So, kung nakita nyo dun sa mga iba kong video, puno yung dyan, pero tinanggal ko na siya. Eh, yung mga yon ay mga dress, ganyan, dahil taglamig na, nilagay ko na siya dyan. Kaya medyo maaliwalas na dito banda. So, dito na lang kailangan nating piliin yung mga ginagamit pa ni David at yung mga hindi niya na ginagamit. Ilalagay natin dito sa mga, ano na, tinan nyo nangyari mga pantalon. Sa mga hindi na pwedeng gamitin. Yung iba dito pwede pa, wala naman siyang sira. Pero parang napaglumaan yun ni David. Yung mga tinira ko na lang dyan ay mga taglamig na. Kasi nga mga te, taglamig na. Kailangan na natin ilabas ng ating mga taglamig na jacket, ganyan, kemerot. So bali ang oras na ngayon dito ay alas 9:18. Matatapos tayo siguro mga alas 10, charot. Pag hindi kinaya mga te, balik na lang ulit tayo. Kasi kailangan ko pang maghanda ng dinner ay ng lunch para kay David. Ayun na nga mga te, bago tayo mag-start, tingnan muna natin yung before and after. Tingnan natin kung may pinagbago ba sa maliit naming closet. Mga hindi po nakakaalam, si David po ay mahilig po siya sa sports, like bike po yung sports niya sa bike and motorcycle. Meron po siyang mga ganitong parang napkin na short, 'di ba? Ang pangit. Yan. Hindi niya na po yung nagagawa ngayon kasi meron na po yung sira yung isa niyang paa. May bakal po yun kaya hindi niya na magagawa yung kung ano yung nagagawa niya dati. Dahil po nadisgrasya po siya sa motor at yun. Lagyan na natin yan sa isang lagayan para hindi nakaka
nakakuha ng mga space or nakakasira sa ating damitan. Charot. Ano daw? Basta yun na yun. Tingnan nyo ang natira. Ito na lang, no? Dahil ito na lang yung mga ginagamit ni David sa kanyang work. Yan. And the rest is mine. Yung mga pang-cold nating jacket. I think mas marami akong pang-cold kaysa kay David. And ayan yung mga pinagtatanggal ko. Ngayon ay ito yung ating mga i-give up na ng mga damit niyo. Yung sa baba, naayos ko na yung kahapon. Yung dito sa isa, hindi ko pa siya naaayos. Ito, naayos ko na rin yung kahapon. Mas marami siyang t-shirt kesa sa akin. Yan lang yung damit ko na pangbahay. So guys, babalikan ko kayo mamaya pag natapos ko na to dahil palubat na itong ating kamerang ginagamit. Kaya naman, see you later. Ka, mayroon pa dito pala sa gilid. Kailangan natin tanggalin ang mga ito. Daming kemerot ni David. Kailangan natin yan tupiin. Ano ito? Ganito pa ng damit si David. Mga ate, hindi ko pa siya natatapos. Itutuloy ko na lang siya mamaya dahil gagawa muna ako ng lunch ni David dahil mag-aalas 10 na. Ipagpapatuloy na lang natin siya mamaya. After, tingnan nyo, yan pa. Hindi pa siya talaga asin. Tapos, kalat pa, ate. Ang alikabok pa, ate. Lesson learned, huwag bibili ng damit. Hirap maglinis ng damitan, mga ate. Sobrang hirap. Tingnan nyo, hindi pa ako tapos. Nakauwi na si David lahat-lahat. Nakita nyo, may mga box-box dyan. Nilipat ko siya doon. Sa kabila, doon. Tapos, mga shoes dyan sa gilid. Tatanggalin natin yan. Ilalagay natin doon sa shoe rack. Itong damit na to sa upuan, ito yung mga damit ni David kapag nag-motorcycle or nagbabike. Diba? Para siyang napkin. Ang gagawin natin, ilalagay natin siya dito sa plastic na to. Tapos, itatabi natin para hindi siya maalikabukan. So, ayun mga te, finally, malapit na akong matapos. Ayan, wala na. Tinupi ko na siya. Ayun na siya mga te. Lalagay natin siya sa plastic ulit. Dadahin natin siya sa Goodwill. Itong mga, ano ni David, itong kanyang mga na pwede pang gawin siyang short. So, gagawin natin short niya yan. Kesa ilagay natin doon sa idodonate nating mga damit, gawin natin siyang short. Kasi matibay itong ganitong tela at pwedeng-pwede yan pang bahay ni David.
Yo! What's up? Finally, natapos din tayo sa ating paglilinis at pag-declutter ng mga lumang damit ni David at yung mga damit na hindi niya na talaga ginagamit, kundi nakastock lang. Hali, dalawang garbage bag po ang ating natanggal ng mga damit, damit ko at damit ni David. And ito sa mga basket, yan po yung mga itatapon natin. Bag na butas na yan, tsaka mga sirasirang hanger at iba pa. At ito na po yung itsura ng ating cabinet, ang ating damitan ngayon. Tadam! Tan-tan-tan-tan-tan! And po sa taas, nilagay ko po yung mga pangsapin po namin sa higaan. Dito po sa basket na yan, yan po yung mga dust, mga dresses ko na hindi ko na masusot kasi magiging taglamig na siya. So yan na lang po ang natira after ko pong tanggalin yung mga damit na hindi na po magkasya sa akin at yung naliitan ko na. At dito naman sa baba, makikita ninyo ang mga damit ni David kung saan ito na lang po yung natira. Dahil tinanggal ko na po yung mga hindi na ginagamit at yung mga nakatambak na lang dyan. Yung mga natira na yan is yung yan na lang yung mga importante. At para naman sa mga pantalones na ginagamit ni David, ang tinira ko dito mga tiis yung mga bago na nabili niya at pinagtatapon ko na yung iba. Hindi ko naman tinapon, nilagay ko lang siya sa garbage bag para i-donate natin yun sa Goodwill. Dito sa mga panglamig niya, alam niyo naman si David, ang color niya ay black. Yan, favorite color niya yan, black. So yan, wala akong tinapon dyan. And yung may tinira lang ako isang pirasong ganito, yung dress pinagtatapon ko na din. And yan, at dito banda ay eto na yung mga sa akin, mga te. Yan. Ayan, mga panglamig ko yan lahat. At yung mga short sleeve ni David, dito ko siya nilagay kasi hindi na niya ito magagamit kasi magiging taglamig na nga. Nilagay ko lang dyan just in case na gusto niyo suotin. So yan, kaunti lang yan. Ang sarap sa feeling na malinis yung closet mo. Pag hinalo ko yan dito, nako, hahalo-halo ka yan. Nilinis mo yun ngayon. Mamaya, sabog-sabog na ulit yan. Ito ay gusot-gusot pa. Hindi kasi ako namamalansya mga tin ng mga damit ko. Ito ay yung mga long sleeve ko ng mga damit. And dito sa baba, ayan, hindi yung makita. Dito yung mga shorts ni David. Yan, nilagay ko na siya dyan. Kasi nga, if ever na magusto niyong magsuot, makikita niya na lang ng madalian at mahuhugot niya ng maayos, charot, nang walang sabit, galern. And ito naman yung aking mga pantulog lang ng mga duster, ganyan, mga crop top na damit. Tinabi ko muna siya dyan, baka sakaling magamit ko pa siya. And dito naman, puro yan, t-shirt. And doon sa taasin yung mga box ng kung ano-ano, dyan ko na siya nilagay para kasi pag dito, kita agad, diba, pagpasok. Hindi siya kaaya-ayang tingnan. Hindi naman talaga kaya-aya tingnan dyan, pero kasi importante yung mga box na yan, kaya sinisave pa niya. And dito naman sa baba ay ang mga underwear ni David at saka sando niya pang work. Ay, t-shirt pala na puti sa pang work. And dito mga underwear ko, hindi ko pa yung naayos. And dito sa baba, mga medyas lang, yan. At dito naman sa side na to ay aking mga pantalones, no? Yan, mga shorts, pang exercise, at yan, the rest mga pantalones na yan, mga te. Sa second layer, dyan yung aking mga pantulog ko yan lahat. Dyan, pang lamig. And dito sa baba, nasira ko kasi nasipa ko siya kanina. Pangit ng plastic, no? Sinipa ko siya kasi ayaw niyang umusog ng ganun, ayaw niyang masara. Ito naman ay dalawang pirasong pantalones ni David din dito. Tapos mga the rest, pantulog niya na yung mga yan. So, yun lang. Ayaw masara, diba? Sinipa ko siya ng ganun. Nalakasan. So, mga te, yan lang ang ating vlog for today. And maraming salamat po sa walang sawang panunood ng vlog ni Maring Jing. And shout out po sa inyong lahat. Ayan, maybe magla-live po ako. Abangan nyo po yan. At sana maka-attend kayong lahat para dyan tayo gagawa ng special shout out. At alam nyo na, ang sarap ng feeling ng bagong linis ang closet nyo. Kaya linis-linis din mga maring mga pare. Alright mga te, see you on my next vlog. Bye-bye!